Chira's POV. Umayos ako ng upo na makita ko si Mabel papasok na ng cafe ko nasaan ako. Agad ako nitong nakita at lumapit sa table ko. Mabilis tong naupo sa harap ko at agad na ininom ang tea na nasa harapan ko. That's mine. Wika ko dito. Oh, mabilis itong binitawan ng hawak na mug. Sorry, nauhaw lang ako. Wala bang cold drinks dito? Tanong pa nito at lumingali nga para maghanap ng waiter pero self-serve dito. Ano bang kailangan mo? Bakit hinahanap mo ko? Tanong ko sa kanya. Inayaan ko siyang inumin ang tea na in-order ko. Di ko pa naman yun nababawasan. Nakalimutan mo na ba? Tanong nito at kinain ang croissant na in-order ko rin. Ang alin? Hindi ba't kinausap tayo ni Sir Yong na bibigyan niya tayo ng pansamantalang trabaho? Kinabukasan kasi bago sila umalis, kinausap ulit niya ako. Hinahanap ka nga niya pero di naman kita makontakt, kaya ako na lang sinabihan niya. Inaayos niya na ang muling pagpapatayo ng building. I mean, gaya pa rin ang dati. Gigibay ng lugar at tatayo ng panibagong building pero mas malaki at bongda na. Paliwanag dito habang nakikinig naman ako sa kanya. We will do office stops. Administrator support, siguro ganun. Saka may representative yata si Sir na darating. Ganun pala. Natatandaan ko naman ang sinabi ni Yong. Di ko lang alam na agad-agad sisimula na yung proyekto matapos na nangyari. Parang blessing in disguise din pala sa kanyang sunog dahil mas napadali ang trabaho niya. Pero next week pa raw naman ang simula. Sinabi ko lang sa iyo agad ngayon para naman alam mo. Tatawagan para ulit ako ng assistant ni Sir Yong kapag magsisimula ng construction, kaya may araw pa tayo para maglibaliw. Pero teka, saan ka ba nagsusuot? Nakasalubong ko ang kapatid mong si Mike, tinatanong kita sa kanya. Sabi niya ilang araw ka nang di umuwi sa inyo. Tanong nito at bataman akong tinitigan. May ina si Kaso lang. Nagdududang tinignan ako nito. Alam mo, kung hindi ka lang tinunong sa akin, attorney, iisipin kong siyang kasama mo kaya ka nawala ng ilang araw. Kaso hinahanap ka rin niya. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Tinanong niya ako sa'yo? Hindi ko alam na close pala kayo. Ha? Ganito kasi yon. Nakita kami. Tama, ganun na nga. Sad nito na hindi alam kung ano ba talaga ang sasabihin. Nakita kami tapos tinanong kanya sa akin. Alanganin ang ngiting binibigay nito sa akin. Sa sunod na magtanong siya, kahit alam mo kung nasan ako, huwag mong sasabihin. Bakit? We're not close for him to ask to my whereabouts. Hindi pa kayo close sa lagay na yon? Ngayon lang ako nakakita ng hindi close pero nagtutukaan. Komento nito. Tinignan ko siya na matalim dahil sa sinabi niya. I told you, hindi ko yun ginusto. He's not my type. Pag-uulit ko sa kanya dahil mukhang nakalimutan niya nang sinabi ko dati na hindi ko tipong gaya ng abogadong iyon. Palagi na lang niyang pinapaalalang nakita niya kahit ilang beses ko na siyang sinabihan, nakakalimutan na niya iyon. Ang taas naman ang standard mo kung ganun. Ang yaman-yaman nun, tas ang yummy-yummy pa, pero hindi mo type? Kung ako sigurong hinahabol ang ganong lalaki, baka tingin pa lang niya nakabuka ka na ako. Humagikik pa to dahil sa sinabi nito. Di ko mapigilang mapailing dahil sa sinabi niya, puro kakalokohan. Alam mong gaya nilang mayayaman ay para lang sa mayayaman. Wala tayong karapatang maghihirap na angkinin sila. Baka hulugang saad ko. Tsaka sa tingin mo ba talaga wala pa siyang asawa o girlfriend man lamang? Imposibleng wala sa itsura niya. Nakita kong napasimangot ito. Mukha namang wala siyang pakialam sa estado ng buhay ninyo. Tsaka bagay naman kayo eh. Di naman siguro siya magpapakita ng interes sa'yo kung take na siya. Kung alam lang niya. Malungkot na napangiti ako sa kanya. Siguro nga wala siyang pakialam pero paano mga magulang niya? Mahirap magkaroon ng in-laws na hindi ka gusto. Bangungot yun kapag nagkataon. May point ka. Minsan kasi ang problema mga binan. Pagsang-ayon pa nito. Bakit ba umabot tayo sa gantong usapan? Wala naman akong balak mag-asawa kaya wala akong binan na dapat alalahanin. Mabuti pa magtanghalian na lang muna tayo. Gutom lang siguro to. Sad ko, tumayo na sa kinaupuan ko. Sumunod naman ito. Ayokong lumalim pa ang usapan namin. Baka ko na pang masabi ko kaya mas mabuti nang kumain na lamang kami. Di ko mapigilang lihim na mapangiti nang may maalala ko habang naglalakad kami ni Mabel. Ang dahilan kung ba't tinatago kong anak ko. Hindi ko siya biyanan pero siyang ina ng lalaki na kabuntis sa akin at ayaw niya ako para sa anak niya. Di ko malilimutan kung paano ko pinagdabuyan noon. Kung paano minalit ang pagkata ako dahil sa pag-aakala niyang gold digger ako. Papasok pa lang kami ni Mabel sa isang restaurant nang biglang tumunog ang cellphone nito. Ang boyfriend nito ang tumatawag. Paano ba yan? Gusto ng bebe kong sumabay kami mag-lunch. Kunwari nang hihinayang natsaad nito pero baka sa mukha nito ang excitement. Sige go, ako na lang kakain mag-isa.
Gusto mo, sumabay ka na lamang sa amin? Suggestion nito na kinairap ko. Hindi ko pinangarap maging third wheel ninyo. Lumakad ka pa, baka iniintay ka pa ng boyfriend mo. Pagtataboy ko sa kanya. Wala na tong nagawa kundi ang iwan ako. Kumaway pa to sa akin habang papalayo. Mag-isa na lang kung pumasok at umorder ng pagkain. Medyo mahal ang mga pagkain nasa price list ng menu. Pero dahil inihintay na ng waiter ang order ko, hindi na ako pwedeng lumabas para humanap ng mas murang kainan. Kung sa ibang araw, siguro hindi ako kakain sa gantong lugar dahil medyo may kamahalan ng mga pagkain. Pero dahil stress ako ay sa pagkain ko na lang itinoon ang atensyon ko. May pera naman ako, hindi ko nga lang ginagamit dahil hindi yan nakalaan para sa ganitong bagay. At hindi rin ako po pwedeng gumastos ng gumastos dahil mahahalata mga magulang ko na may pera ko sa sweldo ko. Tahimik akong kumain mag-isa. Masarap naman ang pagkain kaya't sulit ang bayad kong ganito. Nang may isang babae ang biglang umupo sa bakanting bangko sa table ko. Aligaga ito at parang may hinahanap. Nakaitim na sombrero ito at shades. Nakasimpleng white shirt lang ito at may maliit na design sa harap na naka jeans at black boots. Simple lang ang suot nito pero ramdam ko agad sa aura nito na social ito. Yung tipong kahit basahan ipasot, mahahalata mong anak mayaman. Napatigil ako sa pagsubo at napatingin sa kanya. Inilagay naman ito ang daliri sa labi nito upang sabihin sa akin na huwag akong maingay. Napakanot ang noo ko dahil sa inakto niya. Daig pa nito ang spy habang pasimping sumisilip sa kung saan. May sinilip ito sa may bandang likuran ko kahit napasunod ako ng tingin doon. Mabuti na lang walang laman ang bibig ko kundi nabuga ko siguro yon. Kahit nakatalikod sigurado ko sikiyan yon. Likod pa lang nito ay tila kabisado ko na. Maging ang tattoo nito sa leeg ay natatanong ko kaya hindi ako po pwedeng magkamali. Hindi masyado nakita ang buong likuran nito dahil sa malaking sandalan na kinaupuan nito pero sigurado kong siya yon. Kumakain to kasama ng dalawa nitong kaibigan, sina Conrad at JC. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila dahil medyo malayo sila sa pwesto ko para imakikita ko ang pisngi ni Conrad. Ang pagising niya habang nagsasalita. Lihim ako napanunok at muling binalik ang mata ko sa mga pagkain. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba nandito siya o hindi, pero baka nga nagkataon lang. Imposible namang sinusundan niya ako matapos sa mga sinabi ko sa kanya kanina. Hindi ko lang inaasahan na sa iisang lugar kami ngayon. Gayong kanina, nag-uusap lang kami at lantaran kong nireject ang pag-amin niya. Sana lang di niya ako makita dahil hindi ko alam kung paano siya pakikitunguhan matapos ang nangyari. Muli ako napatingin sa babaeng kaharap ko na sinisipat ang tatlong lalaking nasa kabilang pwesto. Mabuti na lang at matataas ang sandalan ng mga kinaupuan namin kaya pwede kong itago ron ang sarili ko para hindi ako makita. Bahagi ang ibinaba ng babae namin, kaya po pwede kong itago roon ang sarili ko para hindi ako makita. Bahagi ang binaba ng babae ang sunglasses sa suot niya gamit ang isang daliri. Dahilan para makilala ko ito, muntik nang malaglag ang pangako na mapagsino ko siya. Pakiramdam ko habang nagbarang lamunan ko at nawalan na ako ng ganang kumain nang masilayin ko ng maayos ang mukha niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at di ko maiwasang hindi manginig ang kamay ko. Kaya tuluyan kong binitawan ang spoon at fork na hawak ko pang ilagay sa kandungan ko. Sa ilalim ng table ang mga kamay ko nang hindi ito nakikita. I am sorry to interrupt you. You can still continue eating. Don't mind me. Nakangiting sagot nito bago binalik sa ayos ang sunglasses nito. No, I'm already full. Tipid na sagot nito. Pinilit kong maging matatag ang boses ko. Kahit napakiramdam ko, walang boses na gustong lumabas buhat doon. Gusto kong tumayo na sa kinaupuan ko at tumayo agad dito pero parang namagnat ako sa pagkakaupo ko. Nakita ko tong bahagyang nakasimangot at pinagkrus sa mga braso habang nakatanaw pa rin sa table ni Nakian. Kahit na hindi maipinta ang mukha nito, hindi pa rin maitatag ang ganda nito. He's just here. I'm texting him. But he is not replying. Saad nito, hindi ko alam kung kinakausap ba niya ako o nagmamonolog siya kahit di na lamang ko umiimik. Pinatong nito ang mga braso sa lamesa, babag niyang lumapit sa akin ng mukha. Why some boys are too pabebe? My God, nakakasar siya. Gusto niya pa siya pang susuyuin ko? Reklamo pa nito sa akin. Binigyan ko ito ng isang alangan ng ngiti dahil hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko.
Mukhang frustrated ito at hindi ko maiwasan na kabahan dahil doon. Siguraduhin lang niya na hindi siya ibang babae, kundi puputulan ko talaga siya. Tumalim ang tingin nito habang pasimple na nakatingin sa table kung saan sinakyan. Diim naman ako napananok dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam pero bigla akong na-guilty kahit na wala naman akong ginagawang masama. Pakiramdam ko akong sinasabihan noon. Kung alam ko lang na nagkataon lamang ba nang pwesto ko talaga siya na upo o baka naman sinadya niya. May alam na ba siya? Mabilis na sumenyas ako sa waiter na receipt ko. Gusto ko mang makalayo sa kanya bago pa man ako maubusan ng hininga dahil kanina pa ako nagpipigil dahil sa kabang nararamdaman ko. Don't date a playboy. It will be a headache. Tumingin to sa akin. You are pretty. Huwag kang papaguyo sa matamis na salita ng mga lalaki kung ayaw mong ma-stress kagaya ko. Look at me. I know I'm beautiful but here I am, stalking my man. Your man? Ngumiti ito. Look at me. Yeah, we have a small misunderstanding. And he got angry, so I need to coax him to forgive me. But it's a small thing. Then I know how to tame him. Muli nitong binaha na babagya ang suot na salamin at kumindat pa sa akin. Binigyan ko ng isang tipid ng ngiti dahil sa sinabi niya. Tumango na lamang ako sa kanya. They had small understanding as why he is pestering me. Sa tuwing may hindi sila pagkakaunawaan, lalapitan niya ako para gawing pampalipas oras. Lihim na napakayamang kamao ko dahil sa isiping iyon. Damn him! Tama naman to. Napakaganda nito kaya paano to nagagawang lokohin ng asawa nito. Hindi ko maunawaan kung bakit kailangan pa akong kulitin ni Manalo kung isang tiyosang babae na nagmamayari dito. Sigurado akong madali lang sa isang gaya nitong paamuin si Kian. Maliban sa maganda, ito ay makapatang mabait. Kaya paano niya nagagawang magloko? She is Ella Buencamino, a popular actress. The girl that my daughter once met. Kilala siya ng lahat dahil nga sikat siya at napakagaling na artista. Pero walang nakakaalam na kasal na siya. Siguro kung hindi ko nasaksihan ang secret wedding niya, hindi ko rin manalaman yun pero nandun ako noon. Dihim na nanonood habang kinakasal sila ni Kian. Siya ang legal na asawa ni Kian kaya naman tinanggihan ko siya. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya, kundi dahil ayaw ko maging mistress niya. Hindi ako magiging ibang babae niya. Mabilis ako nagpaalam kay Ella nang lumapit sa akin ang waiter para ibigay ang receipt ko. Nag-iwan ako ng pera sa ibabaw ng mesa at umalis. Di ko natapos ang pagkain ko dahil alam ko naman matapos kong makita ang asawa ni Kian, hindi ko na marunok ang pagkain nasa harapan ko. Maaring wala akong ginagawang masama, pero di ko maiwasang mag-guilty. Alam ko ang ginagawa ng asawa niya at minsan na akong mundikan na bumigay sa halik nito. Minsan na akong tumugon sa halik ni Manalo at alam kong mali yun. I kissed him back knowing that he is already married. Yes, I rejected him, but I can't deny the fact that he almost made me sway. Mabilis na ako umuwi ng bahay. Pakiramdam ko ang malas-malas ng araw ko ngayon. Nakakasalumuha ko lahat ng taong ayoko makita. Mula kay Ramil, Kian at ang malala ay ang harapan kong makita at makausap si Ella. Wala pang tao sa bahay nang dumating ako. Nasa eskwelahan pa mga kapatid ko. Nasa talyer si tate at nasa palengke si inay kaya ako lamang ang tao dito. Nagtungo ko sa kwarto ko. Pabagsak na humiga ako sa kama. Pinatong ko isang braso sa mga mata ko habang nakapikit ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nalilito ako. Pakiramdam ko pagod na ako. Dati naman hindi ako naguguluhan sa sarili ko. Pero magmula nang dumating si Kian sa buhay ko, naging magulo na ang lahat. Para siyang bagyo na anumang oras po pwedeng sirain ang magandang buhay na naitayo ko. Pero hindi ako bibigay sa kanya. Kahit ano pang mangyari, alam ko kung saan ako lulugar. Kahit na minsan laminado akong bumibilis ang tibok ng puso ko dahil sa kanya. Hindi ko sisirain ang sarili ko para sa kanya. Hindi ko alam kung ba't kailangan pa niya akong lapitan at kulitin dahil sa minsang may nangyari sa amin. Bakit di na lang niya ako baliwalain kaya ng mga ibang babaeng kinama niya? Bakit kailangan pa niyang alalahanin na isang bagay na dapat ay matagal nang ibinawan sa limot, lalo na nga't may asawa na siya? Isang pagkakamali lang ang nangyari sa amin. Pero imbes kalimutan at itama at gusto niya pang ulitin, baliw lang. Muli akong bumangon dahil sa frustration ko. Napabuga ako ng hangin habang naka-Indian seat sa maliit kong kama. Gusto kong pagmumurahin si Kian dahil siyang dahilan kung bakit nasa alanganing sitwasyon ako kanina. Kung bakit di ko maiwasang mag-guilty sa asawa niya. Pinilig kong ulo ko para mawala siya sa isipan ko. Napapatingin ako sa larawan doon pero hindi ko alam ang
magiging kasunod noon ay isang malaking problema. Habang nakatitig ako sa larawan ko, biglang dumalaw sa akin lahat ng alaala ng nakaraan. More than 8 years ago, malaki ang ngiti ko habang nakatingin sa salamin. Ngayon ang graduation day ko. Sa wakas, makakagraduate na ako. Hindi na ako mapupuyat na magtatrabaho sa gabi habang nag-aaral sa umaga. Mabuti na lang talaga may natanggap akong scholarship, kaya kahit paano hindi ko na problema ang pang-tuition ko, lalo na't medyo mahal ang matrikula sa university ang pinapasukan ko. Hindi naman sana ako dito papasok, sa isang state univ lang sana, pero sa eskwelahan na to lamang ang offer ng scholarship na binigay sa akin. Mag-isa ako nagtungo sa graduation ko, walang magulang na maghahatid sa akin sa entablado. Nasa probinsya mga ito at hindi ko rin ipinaalam sa kanila na ngayon ang araw ng graduation ko kahit hindi sila makakapunta. O dahil alam kong kahit sabihin ko sa kanila, alam kong hindi sila mag-aabalang pumunta. Tahimik lang ako sa paligid habang lahat nagkakagulo kasama ng pamilya nila. Kanya-kanyang picture sila habang di pa nagsisimula ang programa. Tumingin ako sa relo ko. May ilang minuto pa bago magsimula ang ceremony, kaya naman naisipan ko munang pumunta ng CR. Mabilis lang ako ng CR dahil nagmamadali din ako na bumalik, pero bigla akong bumungga sa isang tao nang lumiko ako pabalik sa stadium. Muntik na ako matumba dahil nawalan ako ng balanse, pero bigla may humawak sa bewang ko kaya hindi ako tuluyang bumagsak sa sahig. Napatingala ako sa taong tumulong sa akin at hindi ko maiwasan mapanganga na makita kong itsura nito. He has a tattoo on his neck that made him look dangerously hot. Hindi ako mahilig sa may tattoo, pero itong unang pagkakataon, nagwapong-gwapo ako sa isang lalaki sa tattoo pa lang. Dati akala ko dumilang yun sa katawan, nakaka-attract din pala yun? Are you okay? Tanong ito. Mabilis kong tinikom ang bibig ko at tumango dito. Dito ang unang beses na nakakita ko ng gwapong lalaki, pero itong unang beses na natameme ako dahil sa lalaking nasa harapan ko. He looked so handsome in his suit. Yung tipong boss na boss ang dating, o kaya napaka-powerful? Para siyang masungit na leading man mula sa libro. Siya ba ang male lead ng buhay ko? Hindi ko alam, pero parang hinihigop ako ng mga tingin nito. Napatingin din ako sa mapulang labi nito. Ano kayang lasa noon? Tumikim ako kaya't natauhan ako. Mabilis ako lumayo sa kanya para ibalik ang composure ko. Pinilit kong umiti dito upang hindi na ito mahalata ang nararamdaman kong paghanga dito. Medyo napahiya din ako dahil nalantaran ko itong pinagpapantasahan. What's your step next time? Paalala pa nito bago ko iniwan. Inabol ko to ng tingin. Di ko maiwasang mapangiti habang napakagat labi ako. He is hot. Tambok ng puwet. Sigurado kong dito estudyante sa UNIV, dahil kung estudyante to dito, malamang sa malamang kilala to ng lahat. Madami pa naman dito ang umi-spot ng mga gwapo. Baka mag-anak to na isa sa mga gagraduate. Bumalik ako sa upuan ko na may malaking ngiti sa mga labi ko. Hindi ko maiwasang kiligin dahil sa lalaking nakabangga ko. Ano meron? Mukhang kilig na kilig ka. Tanong sa akin ni Danica na kalapit ko sa upuan. Nakita ko na yata ang the one. Bulong ko sa kanya habang malaki ang ngiti sa mga labi ko. Nagdududang tumingin to sa akin. Akala ko ba wala kang balak mag-asawa? Di ba ang sabi mo, magpayaman lang ang goal mo sa buhay? Humulso ako sa kanya. Pwede naman akong magpayaman sa kasama niya. Iba na yan. Lakas din tama mo. Naiiling na komento pa nito. Napatingin naman ako kay Camille na umupo sa kabilang side ko. Nakita na ba ninyo si Attorney Kian Manalo? Puno na excitement sa mga matang tanong nito. You mean, Attorney Kian Manalo? Ang guest speaker? Tanong ko. May nakalagay kasing malaking banner sa labas para i-welcome to. Wala nga lang mukha nito di gaya sa iba, kahit di ko alam ang itsura nito. Oo, ang gwapo! Kinikilig pa ang sad nito. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa matanda. Wika ako dito. Sigurado ako mas gwapo pa doon ang lalaking nakabangga ko kanina. Sayang lang, hindi ko alam ang pangalan nito. Gaga, hindi pa yun matanda. 5 years ago pa lang nang gumraduate siya dito sa university. Alumni siya dito. Wika nito. Hindi na ako sumagot pa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!